showbiz fanatics, Miss Catherine Bernardo nakatanggap ng indecent proposal na ipinost pa sa social media. Sino kaya ang tinutukoy na lalaki na nagbigay ng ganitong komento? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po. And for today's video, ito na nga po dahil yung nakikita po ninyong video ngayon, ito po yung ilan sa mga kaganapan dito po sa isang concert na inatinan ni Miss Catherine Bernardo na siyang talaga namang nagsisirculate po sa lahat ng social media platform, sa Instagram, sa Facebook, sa Twitter, na umaani po ng iba't ibang klaseng reaksyon mula sa mga netizen at ilan sa mga tagahanga ni Miss Catherine. Makikita po sa video na talagang ini-enjoy ni Catherine ang mga moment na kung saan talagang ito po yung kanya pong ginagawa, puro travel. Ayan, pupunta siya sa mga concerts. Kasi after of pagkatapos ng lahat ng mga ito ay sasabak na nga po siya sa panibagong journey ng kanyang karir. Kasi matapos niya pumirma sa ng kontrata or mag-renew ng kontrata sa ABS-CBN, katulad na niyang kanyang sinabi na yun po ay fulfillment, no, doon po sa promise na iniwan niya sa ABS-CBN noon, na kahit ano pa man ang mangyari ay hindi niya ito iiwan. Kaya naman for another how many years? 10 years contract with ABS-CBN ay pumirma na nga ito. So, naka-line up po sa mga plano sa karera nitong si Miss Catherine na gagawa siya ng movie, teleseries, at tumatanggap na rin siya ng ilan sa mga product endorsement. Bilang na dito ang isang coffee brand ano, na kung saan tinapos niya po yung kanyang commercial bago siya lumipad ng Melbourne. So makikita niyo po dito na talagang meron siyang interaction with the other people na hindi niya kilala. And this is gonna be the first solo travel na ginawa po ni Miss Catherine Bernardo. So panoorin natin ang lahat ng ito. Iba't ibang personalidad nga ang siyang nagre-react dito po sa nasabing mga photos na lumalabas ngayon sa social media. At isa pa dito, ang isa sa mga pinag-uusapan at talagang pilit niya na ikinakabit yung pangalan niya with Miss Catherine Bernardo. At kilala niyo po itong artista na ito na walang iba kundi si Mr. Jericho Rosales, ang isang former matini idol in the local show business express. How proud he was of Catherine Bernardo, who recently traveled solo. Last on Saturday, Feb 17, Catherine took on her Instagram page, Bernardo Cat, to upload a series of photo of the time she spent in Australia. However, fans felt ecstatic for Catherine as she revealed it was her first time to traveling solo for a much-needed vacation with her friends
In her viral online post, Catherine explained each photo in her photo gallery and said, "Let's start with day one, shall we? Pick one first time to travel alone." She then gave different caption to each photo, delighting her fans and followers with her long update about the trip to Australia this year. However, what also caught the attention of fans of Jericho's comment on Catherine's post where he said, "You go girl, proud ya. Swipe left to see more." Ayan. So, dahil po dito, yun po yung ilan sa mga komento. At meron pong isang parang card na kumakalat ngayon sa social media kung saan sabi po ni Mr. Jericho Rosales, verified po yan, may check po na blue check sa Twitter. Yes, sabi niya, totally na humahanga talaga ako sa pagiging strong and independent person ni Catherine. If I would given a chance na maging kami in a relationship in the future, ano yan, papakasalan ko agad. I mean, hindi ko sasayangin. So, yun po yung kanyang komento, ano, na talagang iniintriga ng lahat na parang ang nagkakaroon ng indecent proposal nga itong si Jericho Rosales dito kay Miss Catherine Bernardo, ano, na syempre iniintriga dahil ang laki naman ng age gap nilang dalawa. At the same time, pinapaingay ni Jericho Rosales yung pangalan niya dahil nag-a-ask po siya kay Catherine Bernardo na gumawa sila ng movie together this year. So yun po yung aabangan natin. Pero syempre deadma lang naman po dyan si... At baga parang opinion lang naman ni Jericho Rosales yan. Sabi pa nga ng iba, bakit daw hindi na lang sa anak ni Jericho i-partner itong si Miss Catherine Bernardo. Ay nako, kani-kanino na lang pina-partner. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo. Sabi ni Leila Montes, "Catherine is enraged. Enraged? Or engaged? Like a mad person every time the bashers bash her because of Danielle's being praised. She's very envious person. She only wants everybody to praise her, not Danielle. That is why she's like a mad rampaging person on a social media every time Danielle's get the praise rather than her. And to cause more viral on social media, she called all the companies that she endorses Danielle to remove Danielle's name unethically." Ay, wala pong ganun na ganap. Wag po, masyado naman po natin dinadrag yung pangalan ni Catherine. Wala pong ganun na ganap na si Catherine mismo ang gumawa ng paraan para tanggalin si Danielle Padilla bilang mga brand ambassadors, ano? Katulad po ng mga brand na nagtiwala sa kanilang dalawa, tanging ang kumpanya ang nag-decide, hindi po si Catherine, no? So, wag po tayong magpapapaniwala sa mga ganong news. Sabi naman po ni Garnet Tanipo, yun, gown bang pinapagawa ay para lang sa kanilang parto ng HLG ni Kat at Alden? Yung mga pinapakita ni Kat na may mga galawan niya na nag-i-enjoy nga lang si Kat na noon na sila pa ni Danielle ay niya ginawa dahil alam ni Kat na ayaw ni Danielle na sobrang ma-expose siya at lalo na sa kanya mga galaw at klaseng pananamit. Yun, so unang-una wala pong pinapagawang gown itong si Miss Catherine. Nakikita nyo naman po yung live updates niya everyday. Every now and then, pinopost niya po yan sa social media. At kung sakasakali magkakaroon naman po ng kasalang magaganap, kasi yun ang kumakalat at nagsicirculate na news eh, na nagkakaigihan na itong si Alden at saka si Catherine na never pa po silang nagkita after po ng breakups at HLG o yung kanilang hello love goodbye, wala na po yun, goodbye na talaga. Sabi ni Cherry Rodina, sikat pa talagang nagpaparinig. Pinili pa ng nagbibideo ang kanta para i-repost para another intriga, para mabash na naman sikat. Sa dinami-dami ng kanta, specific pa song na yon o ano, kahit it is not them mabash, tapos si DJ gagawin nilang kaawa-awa at insultuhin. Hindi pa ba nagsasawa, mandurog ng pagkatao ng iba? Yan. So ito naman po yung kanyang komento patungkol dito, no? Kasi po yun talaga yung initial reactions ng ilan sa mga netizen. Kasi syempre nga naman parang inire-relate nila yon dun sa pinagdadaanan ng dalawa na hindi naman natin sila masisisi kung bakit ganun sila mag-isip. Kasi meron silang pinagdaanan at alam natin na sa proseso sila ng breakups. Talagang tamang-tama yung kanyang kanta dun sa pinagdadaanan nila ngayon.
So, let's respect one another's opinion. And that's it for today. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dar Eds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dar Eds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone.